Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha, apektado na ang kalusugan ng ilang taga Marilao sa Bulacan. Sila ang hinanduga ng serbisyong medikal ng GMA Kapuso Foundation. Hindi lang pinsala sa ari-arian ang iniwan ng bagyong Karina at Habagat noong Hulyo. Dahil kasi sa pagbaha, apektado rin ang kalusugan ng mga taga-barangay Lambakin, Marilao sa Bulacan. Ang ilan sa kanila nagkasugat sa paa, pati ubot sipon. Nababad sila sa ulan, kaya kaakibat na rin po noon yung trangkaso, yung ubo. Si Marife, pabalik-balik na raw ang trangkaso nang lalo pang pinahirapan ang bukol niya sa liig. Sobrang ati. Dahil sa baha, hindi ko pa po ito napatingnan. Kulang po ako sa financial po talaga. Ang kalagayan ng mga residente ng Barangay Lambakin, inilapit ng National Housing Authority sa GMA Kapuso Foundation. During the Typhoon Karina, nagmamonitor po kami ng resettlement site. Nakita po namin ang pinakagrabing naapektuhan po nito ay yung Marilao, Barangay Lambakin. Kaya agad natin itong tinugunan sa ilalim ng ating kalusugan caravan project. Libreng medical consultation, libreng bunot ng ngipin at optical services ang handog natin sa 1,000 residente. Karamihan, meron silang mga upper respiratory tract infection. Second, yung hypertension. Ito yung reason yung typhoon na Karina. So may iba kasi, di ba, hindi nakapag-take ng mga gamot nila. Nagpasuri na rin si Marife. Nag-request lang tayo ng ultrasound tsaka konting blood examination. Yung sa may paa naman niya, mukhang nagkaroon ng impeksyon dahil sa pagkakaluson sa baha. Nagbigay din tayo ng mga libreng gamot at pagkain. We really want to thank the doctors, the dentists, lahat ng mga barangay health workers na nakiisa sa atin ngayon. Namahagi rin tayo ng school supplies sa mga kinder at grade 1 students doon. Thank you talaga sa GMA Kapuso. Libre po ang gamot. Ngayon na pansin niyo ako, parang lumakas po ang loob ko. Bumabangon pa lang sa pagputok ng bulkan Canloon noong Hunyo, pero eto't apektado na naman ang mga magsasaka sa Canloon City, Negros Oriental nang muling pag-aalboroto ng bulkan. Kaya bumalik tayo roon para maghatid ng tulong sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Tinaguri ang vegetable basket ng Negros Island ang Canloon City. Ito kasi ang pangunahing nagsusuplay ng gulay sa lugar at sa mga kalapit nitong rehiyon. Pero sa muling pag-aalboroto ng Bulkan Canloon, muling nabalot ng abo ang mga taniman na pinalalapan ng sunod-sunod na buhos ng ulan. Ngayon ma'am, mayroong mababa na presyo ng gulay. Nasira ngayon ang gulay natin dahil sa bagyo at saka sa bulkan. Madami talaga. Problema rin tuloy ang mga vegetable farmer gaya ng Roseline. Ang mga aanihin na niya sana ng dahon ng sibuyas, hindi na pwedeng maitinda. Dumidilaw siya dam. Ano siya dam? Sira sa abo sa supli. Din itong putol-putol at hindi na nakabarog. Ano siya? Sa ulan at hangin, hindi na siya matitinda kasi bulok na siya. At dahil nasa 4-kilometer danger zone ang kanilang tirahan, napilitan silang lumikas. Sa ngayon po, wala kaming hanap buhay. Pag walang ayuda, kumakalam ang sikmura, nagugutom. Sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 63rd Infantry Battalion ng Philippine Army, nagtungo tayo sa Canloon City para maghatid ng relief goods sa mga pamilyang nananatili ngayon sa evacuation center at ang kanilang patuloy na panawagan. Sana po may tumulong sa amin para magkaroon ng puhunan kasi wala na kaming hanap buhay ngayon kasi yung mga tanim sa bukid na bubulok na rin, nasisira. Mamamahagi rin tayo ng tulong sa mga evacuees sa bayan ng La Castellana. Nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Canloon kaya maraming taga La Castellana, Negros Occidental ang hindi makauwi. Apektado rin ang kanilang kabuhayan kaya doon naman nagsagawa ng Operation Bayanihan ang GMA Kapuso Foundation. Noong nakaraang Biyernes, napilitang lumikas ang mahigit 900 pamilya mula sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa muling pag-aalboroto ng Bulkang Canloon. Mayroon tayong Feebox Advisory
na for the 4 to 6 kilometer danger zone, kailangan po tayong mag-preemptive for those vulnerable sector natin. Kabilang sa lumikas ang pamilya ni William na numbalik daw ang takot na naramdaman nila nang pumutok ang bulkan nito lamang Hunyo. Takot talaga kami noon at saka may mga phobia na po kasi kami noon. Mahirap yung ipagsampalaran natin yung buhay natin. Doble dagok ang kinakaharap ni William ngayon matapos mahinto ang trabaho niya sa construction at pinadapa ng malalakas na ulan ang kanyang mga paninim na tubo at gulay. Nakakalungkot po ma'am kasi nga nakaraan naapektuhan kami ng El Nino. So ngayon, inaabot na po kami ng bagyo at bulkan na naman. So ayun, yung hanap buhay namin doon talagang wala na. Yung iba dyan, utang po yung kapuna namin doon. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation para sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon, nagtungo naman tayo sa 4 na evacuation center sa La Castellana, katuwang ang 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army upang hatiran ng relief goods ang mga residenteng lumikas doon. Kahit paano, nabawasan yung lungkot po namin, andyan kayo, tumutulong palagi sa amin. Kayo nakapunta rito kahit ang layo-layo niyo po ma'am, salamat po talaga sa inyo. Sa kabuuan, 6,000 individual ang nahatiran natin ng tulong sa Canlaon City at La Castellana. Sa mga nais pang tumulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate.